Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 1. Pasko na naman. Wala sa mood na nakasimangot si Victor Dominguez. Wala siyang panahon para doon. Para sa kanya, ang lahat ng kahibangan para sa naturang pagdiriwang. Walang pakundang ang paglalasingan. At pati na rin ang pagkawala ng konsentrasyon sa trabaho ay lalo lamang makakapagpabawas ng productivity ng kanyang libu-libong empleyado. Hindi rin niya malilimutan ang Pasko, 3 taon na ang nakararaan, kung kailan nawala sa kanyang buhay ang nakababatang kapatid niya na si Olive. Namatay ang matalino at masiglang si Olive pagkatapos ng kanyang party dahil lang sa alak ang taong nagmaneho sa kotse. Nagkaroon pa sila ng maikling pagtatalo nito bago naganap ang aksidente. But then, love always hurt. Bata pa siya nang matutuhan niya ang bagay na yun. Nung araw na iniwan ng kanyang ina ang kanyang ama at sumama sa mas mayamang lalaki. Ang kanyang ama naman ay tuluyan na rin silang isinantabi at nagsimulang makipagrelasyon sa kung sino-sinong babae. Si Olive ay resulta ng isa sa mga pakikipagrelasyon na yon at naulila sa edad na 9 taon nang mamatay ang ina nito. Ang pagbubukas niya ng kanyang tahanan para kay Olive ay hindi niya pinagsisisihan. Dahil bagaman nangungulila pa rin siya rito, malaki ang pasasalamat niya sa pagkakaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang kapatid. Ang pagiging masayahin nito ang nagbibigay sigla sa buhay niyang nakatuon lamang sa pagtatrabaho. Pero ngayon, ang Boulderwood Mansion na binili niya para lang kay Olive ay hindi na matatawag na tahanan. Maaari din namang mag-asawa siya upang iwan din siya nito. Kasama ang kalahati ng kanyang kayamanan, ang kanyang mansyon at mga anak. A lesson learned by his friends through a personal experience. No, hindi siya maaring mag-asawa. Ang lalaking kasing yaman ni Victor ay natural lamang na pagkaguluhan ng kung sino-sinong babaeng ambisyosa at gahaman sa pera. Pero pandakman o matangkad, malusog o payat, maitim o maputi, ang mga babaeng nakakapagbigay ng kanyang kaligayahan ay patuloy na nagpapalit-palit. Sa edad na 31, napagtanto niyang hindi na rin siya gaanon ka-excited pagdating sa sex. May kumatok sa pinto at pumasok ang isang babae. Si Katrina Silang, ang kanyang office manager. Panandalian niyang naalala ang Aero Carlton na nagmamanufacture ng aeroplane parts at bagong karagdagan sa business empire ni Victor. Kaya kasalukuyan pa lamang niyang kinikilala ang mga empleyado ron. Pasensya na po sa istorbo, Mr. Dominguez. Gusto ko lang masiguro kung gusto niyo pang ipagpatuloy ang pag-endorso ng prisoner rehabilitation para sa nasimula natin last year. Pinapatakbo ito ng charity na New Start at ngayon ay nagrekomenda sila ng mga aplikante na sinuri nila ng husto. Meron tayong office trainee na magsisimula bukas. Hindi ko na kailangan malaman pa ang mga detalye. Marahang putol ni Victor. Wala akong pakialam sa operasyon ng scheme na yan. Pero inaasahan kong babantayan mo ng maayos ang empleyado. Of course, sa panahon na to, hindi ba't napakasarap sa pakiramdam ang makapagbigay ng bagong pag-asa sa buhay ng isang taong naghihirap? At 3 buwan lang naman ang itatagal ng placement. Maaaring nabayaran na ng aplikante ang utang nito sa lipunan sa pamamagitan ng pagkakabilanggo. Pero hindi pa rin niya gustong pakiramdam na may isang potential villain na umaaligid sa kanyang kumpanya. Did this person's crime involve dishonesty? Tanong ni Victor. No. Siniguro namin sa kanila na hindi tayo maaaring tumanggap ng empleyado may ganung background. Nakonsensya naman si Victor nang maalala na minsan na niyang napansin
na medyo mahigpit ang manager niya sa subordinates nito. Noong nakarang araw lang, naulinigan niyang pinagalitan nito ang janitor sa isang napakaliit na pagkakamaling nagawa sa trabaho. Marahil ay nag-i-enjoy si Katrina sa otoridad na taglay ng posisyon nito. Pero naisip ni Victor na tiyak na hindi mapagpapatalo rito ang isang ex-con. Samantala, gaya ng ginagawa niya noon, muling tinignan ni Bea ang kanyang mailbox at wala yung laman. Hindi niya kailangan magbulag-bulagan pa. Wala na talagang pakialam sa kanya ang kanyang pamilya. At sadyang hindi na pinapansin ng mga to ang kanyang mga sulat. Kumurap-kurap siya upang paglabanan ng pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya at hinaplos ang malambot at kulot na balahibo sa ulo ni Harvey. Si Harvey ay produkto ng isang crossbreeding ng isang German Shepherd at isang poodle. Oras na para umuwi, malumanin na sabi ni Bea. Noong mga huling buwan ng kanyang sentensya, nagtrabaho siya sa tirahan ng mga aso. Ang outside work ay isang paraan para sanayin ulit ang mga preso sa pagsabak sa komunidad at mamuhay na walang ibang inaasahan. Pero alam din niyang hindi na maaaring magtagal doon si Harvey. Naalala niya ang kanyang best friend na si Olive. Siya ang dahilan ng pagkamatay nito. At nakulong siya dahil sa pagmamaneho ng lasing, subalit naging malabo na sa kanyang alaala ang kabuuan ng trial. She had already been living in a mental hell and no court could have punished her more than she had punished herself. Hindi na mahalaga na pinalaya siya ng kanyang ama sa kanilang bahay o hindi siya pinayagang dumalo sa burol ni Olive. Alam niya na hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng awa o kapatawaran. Gayunman, hindi niya maalala ang banggaan. Nang mangyari ang aksidente, nagtamu siya ng head injury na naging sanhi ng pagkakaroon niya ng amnesia. Dahil dito, hindi niya maalala kung bakit niya napagdesisyon ng magmaneho ng lasing at pati na rin ang mismong aksidente. Nakilala niya si Olive sa isang marangyang paaralan. Walang pakialam ang ama niya gaano makataas ang kanyang tuition fee. Masakit man tanggapin, alam niyang gagawin ng kanyang ama ang lahat na mawala lamang siya sa paningin nito. Sa tatlo magkakapatid, si Bea lamang ang nakapag-aral na malayo sa kanilang tahanan. Dahilan para lalong lumayo ang loob niya sa mga kapatid niya na sina Gina at Bella. Iwinaksi ni Bea ang mga negatibong bagay sa kanyang isip at pilit na nag-concentrate sa mga positibong nangyari sa kanya. Nakalaya na siya at may trabaho. Totoong trabaho. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga yun. Pagpasok naman sa tahanan ni Mase, inaabot nito ang isang katalog sa kanya. Ipakita mo yan bukas sa mga kasama mo kapag nagsimula ka na sa trabaho. Tumatanggap ako ng kahit konting orders lang at hindi mo malang na itatanong, magaganda ang gawa namin ngayon. Tiningnan ni Bea ang nilalaman ng booklet na puno ng cushion, bookmarks, sombrero at scarves. Meron din mga lalagyan ng eyeglasses, laruan at bags na may larawan ng iba't ibang lahi ng mga aso at pusa. Sa kagustuhang makalikom ng sapat na pondo para patuloy na maalagaan ang mga ligaw na hayop, nagtayo si Mase ng maliit na cottage industry na kinabibilangan ng mga kapitbahay niyang mahilig sa hayop. Marunong manahi at magganchilyo ang mga babae at magandang bagay yun, lalo na ngayong nalalapit na ang Pasko. Pero naisip ni Bea na sana man lang ay lumikha ang kababaihan ng mas modernong disenyo para ma-attract din ang mga kabataan. Meron ka na bang isusuot para bukas? Tanong ni Mase. Kailangan mong magsuot ng maayos sa damit sa opisina. Nakabili na ako ng vest sa ukay-ukay kanina. Hindi niya maamin na medyo masikip sa kanyang vest at hindi na maisara sa parte ng kanyang nagmamalaking dibdib. Kapag isinuot niya yun, tiyak niyang maayos naman ang kalalabasan at hindi mapapansin ng mga tao na malaki ang mga sapatos niya. Ang gusto sana niya ay yung mga sapatos na may takong. Pero sa kalagayan niya ngayon, hindi siya pwedeng mag-inarte. Ang focus niya ngayon ay kung paano makasurvive. Ano naman kung hindi ka gusto ng tatay mo? Kung hindi ka malang naipagtanggol o nayakap ng nanay mo?
At kapwa magulang may parehong mas gusto ang mga kapatid mo kaysa sayo. Ano naman kung itinuturing kang salot sa eskwelahan? Pero ang totoo ay ikaw ang inaapi. Malungkot na naglakad si Bea patungo sa kanyang boarding house. Sa kabila ng lahat, wala pa rin siyang sapat na excuse na maibibigay sa nagawa niya kay Olive. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kanyang best friend. Pero alam niyang ito rin ang pinakaunang nagsabi sa kanya na hindi niya dapat pahirapan ang kanyang sarili. Hindi mo kasalanan na lasenga ang nanay mo. Hindi mo rin kasalanan ang pagkasira ng relasyon nila ng tatay mo o ang katotohanan na spoiled brat ang mga kapatid mo. Bakit palagi mo nalang inaako ang mga responsibilidad sa mga kamalian ng pamilya mo? Madalas sa tanong ni Olive sa kanya. Puno na pag-asam na inihanda ni Bea ang kanyang isusuot para bukas. Siniguro ng new start sa kanya na mananatiling confidential ang nangyari sa kanya. Kaya wala siyang dapat ikatakot sa magiging pagtingin ng mga tao sa kanya sa opisina. Kinabukasan, gumawa ka ng kape para sa meeting. 20 staff members ang dadalo doon. Wika ni Katrina silang na may nakapaskil na malamig ng ngiti sa mga labi. Marunong ka bang magtimpla ng kape? Masiglang tumangon naman si Bea. Handa siyang gawin ang lahat. Lalo na, at una pa lang ay ramdam niyang mahirap pakisamahan si Missy Lang. 10:45 nang dali niya ang trolley sa loob ng conference room, kung saan may isang lalaki ang nagsasalita at ramdam na agad niya ang tensyon dahil wala niyang isa man sa staff members ang nagtangkang magsalita. Tinatalakay nito ang tungkol sa pagbabago na hindi maiiwasan pero hindi maaaring mangyari sa isang kasapmata. May kakaibang accent ang lalaki na pamilyar sa kanyang pandinig. Nakahinga ng maluwag ang staff sa sandaling pagkaantala ng meeting. Habang si Bea naman ay nanginginig habang nagtitimpla ng kape para sa boss. Black, 2 sugars according to the list. Hindi to si Victor. Hindi siya dadalhin ang tadhana na magkatrabaho sa kumpanya ng isang labis niyang saktan. Pero kilala niya ang boses ni Victor. It was deep, jaw-lace, with a lilt over certain vowel sounds. They used to make her tummy flip as if she were on a roller coaster. Hindi siya nagtangkang magtaas ng kanyang paningin habang naglalakad upang magsilbi ng kape sa boss. Hanggang sa tuluyang natanggal ang kanyang mga malalaking sapatos. At makarating sa mesa nito na nakayapak lamang. Habang naglalakad ay natanggal na ang kanyang mga sapatos. Kaya nang makarating siya sa mesa, ay nakapaan na lamang siya. Nilingon ni Victor ang babaeng nagdala ng coffee trolley. He noted her highlighted hair wound into a knot, the delicacy of her profile, the elegance of her slender white hands, and the tight fit of her trouser over the small curvy behind that sequined down into long slim legs. May kung ano rito. Hindi niya mawari kung bakit tila pamilyar sa kanyang babaeng to. Hanggang sa nagtaas ito ng tingin at nakita niyang maamang mukha nito na kulay kaping mga mata. Napasingap si Victor. Hindi siya makapaniwala. Nang huli niyang makita ang babae ay maikli at maitim pa ang buhok nito. Oh dear heaven, it was Victor Dominguez. Pakiramdam ni Bea ay lalagdat din siya sa labis na pagkagulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot dito ang kape. Thank you. Wala namang emosyong wika nito. Mr. Dominguez, this is Bea Manalastas, who joined the staff today. Magpapakilala ni Katrina silang. Nagkakilala na kami. Malamig naman na wika ni Victor. Bumili ka pagkatapos ng meeting, Bea. Gusto kitang makausap. Nagawa ni Bea na marahang isuot ang sapatos niya pagbalik niya sa coffee trolley. Salamat sa natutunan niya pagdidisiplina sa sarili sa presinto dahil natapos niyang isilbi ang kape sa staff members nang walang problema. Pagbalik niya sa conference room, alam niyang tatanggalin na siya ni Victor sa trabaho. Kasalanan niya kung bakit namatay si Olive, kaya bakit naman siya nito tatanggapin sa kumpanya nito. Bea?
at napalingon si Veya kay Katrina na nakamasid pala sa kanya. Hindi mo nabanggit na magkakilala na kayo ni Mr. Dominguez? Nagtrabaho sa kumpanya ang tatay ko at nakatira kami malapit sa bahay nila. Pag-amin ni Veya. Well, huwag mong asahan na magiging pabor yan para sa'yo. Hinihintay ka na ni Mr. Dominguez. Iligpit mo na rin ang mga tasa habang nandun ka. Okay, hindi ko naman alam na nagtrabaho siya rito. Last week lang siya nag-take over sa Aero Carlton. At siya ang boss mo. Right. Ginitian niya na kasi mangot na babae at nagsimula na maglakad pabalik sa conference room. May kausap si Victor sa telepono na makabalik siya. Iniligpit muna niya mga tasa ng kape pero kitang-kita pa rin niya sa sulok ng kanyang mga mata ang anyo ni Victor. Nakasuot ng itim na business suit. Malakas ang pangangatawan nito. Sobrang gwapo ng lalaki at halatang may ibang lahi mula sa prominente nitong mga panga at matapang ang dating ng ilong hanggang sa makakapalitong kilay at mga labi na maganda ang hubog. Mag-usap tayo sa opisina ko sa kabilang kwarto. Wika ni Victor pagkatapos ito makipag-usap sa cellphone. Tumayo na ito at binuksan ang pinto sa kabilang bahagi ng conference room. Iwan mo na ang mga buwisit na tray na yan. Sa pagkagulat, ay bigla niyang nabitawan ng hawakan ng trolley na mabilis din niyang hinawakan uli bago pa yung gumulong papalayo. Nag-init ang mga pisingin niya. Pinagmasdan ni Victor si Bea mula sa buhok nitong naglalaho ang orihinal na kulay sa highlights na pamilyar sa kanya. Ang maputing mukha nito, ang mga mata, ang maliit na ilong hanggang sa makipot ng mga labi nito. Naramdaman niya ang kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Muli ay napuno ang kanyang isip ng mga imahin na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Si Bea na nakasuot ng makinang na dress. Halata ang malambot na hubog ng katawan at ang mga binti nitong mahahaba. Ang lasa ng bibig ni Bea. Ang bigyang katuparan na makasiping ito pero bawal. Hindi niya ito pwedeng mahawakan sa kahit na anong paraan at pagkakataon. Pero nilabag niya ang batas. Siya na hindi kailanman lumalabag sa batas at ipinigmamalaking kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Oo, isang halik lamang yon. Pero ang halik na yun ay naging sanhi ng pagkasira ng kanyang pamilya. Mula sa pagbabalik tanaw, naramdaman niya ang tensyon sa katawan niya. Siya sesentahin niya ito. Hindi niya maaring tanggapin na ang babae naging sanhi ng pagkamatay ng kapatid niya. Alam niyang walang sino man ang makakapigil sa kanya o magkokondena sa kanya kung bakit niya nagawa yon. Pero mabilis pa sa kidlat na naalala niya na mayroong isang tao na gagawa niyon. Si Olive. Si Olive na napakabait at may bukal na kalooban na nagsilbing taga-usig ng kanyang konsensya noon. At dito muna po nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 2 ng kwentong The Secret Feelings for My Billionaire Boss. Pero bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!